ba si Mr. O? Sabihin mo. Sino yun? Si Mr. Jang-suk O. Ako si Jang-suk O. Ano bang kailangan mo sa akin? Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Hinihintay mo ba ako rito sa 10 oras ng gabi? Ayos lang ba ang lahat? Hey, ikaw. Sabi sa'yo, malapit na akong umuwi. Kumain ka pa ng mas maraming sweet and sour pork. Mas gusto ko noodles eh. Namiss ko rin to. Ang kumain ng noodles na kasama ka ate. Heto. Regalo ko para sa'yo. Ang gundo! Tulungan kita. Wow, bagay sa'yo. Titignan ko. Ang ganda! Ang ganda! Salamat, ate! Ah, ano ba naman, ha? Yung sauce sa bibig mo. Sa susunod, bibilhan pa kita ng mas maganda riyan. Siya nga pala. Pwede ba nating dalawin sina Mama at Papa ngayong linggo? Bakit? Ayaw mo? Bukas tayo pumunta. Paano ang school mo? Ate, alam mo, sa totoo lang, ayoko talagang pumasok sa school. Kailangan talagang pumasok ng mga estudyante sa school. Malapit ka na rin magtapos, kaya konting tiis na lang. Kapag nag-quit ba ako, malulungkot ka ba ng sobra? Pwede naman akong kumuha ng part-time job eh. Ayoko. Ang pagbitiw ng pangako ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Hindi mo ba naaalala ang pinangako mo kay Papa? Pareho tayong nangako sa kanya. Nangako kang makikinig sa akin
At nangako akong aalagaan naman kita. Kahit na bukas na lang, ate, pakiusap. Mas gugustuhin ko kasing kasama ka. Hindi nga pwede. Ang gusto ko lang naman, maging masaya ka sa buhay mo. Kagaya ng maraming tao. Ate, ang pinakamamahal kong ate. Matagal kong hinintay ang araw na to. Sa wakas, makakauwi ng ate ko. Hindi mo alam kung gaano ko to katagal hinintay. Namiss talaga kita ng sobra. At umiyak ako dahil sa kaiisip sa'yo. Magmula ngayon, huwag mo na akong iiwan, ate. Mangako ka sa'kin na habang buhay tayong magsasama. Inipon ko nga pala yung perang pinapadala mo sa akin at binibilhan ko ng magagandang regalo ang magandang ate ko. Nagustuhan mo? Mula sa iyong mahal na kapatid, Onye. Uy, tara! Uy, bilisan mo! Bilis! Tagal mo naman. Tara na! Uy, si sir! Bilisan mo! Attention! Pakinig! Sa susunod na linggo na ang midterm. Mag-aral kayo ng mabuti. Kumain, magdasal at mag-aral. Walang excuse, naiintindihan nyo? Opo! Pwede ka pang makausap? Tungkol saan? Naririnig nyo ba tong babaeng to? Parang nakakapanibago. Kailan mo pa natutunang sumagot sa amin? Wag ngayon. Baka pwedeng pauwiin nyo na ako. Nagpapatawa siya. Bakit? Yung ate ko, nakauwi na. Ah, talaga? Ate? Eh ano naman ngayon kung nandyan siya? Bakit? Anong tinitingin-tingin mo riyan? Huwag kang makialam dito! Ay, sabihin tayo mo eh! Hintayin mo ako! Sige, ayaw mo naman si Bong. May gagawin ka ba? Sa'yo. Wala akong masabi. Talagang the best ka. Higit mo pang ibang mga lalaki. Sigurado yan. A+ martial arts lady guard. Walang ibang makakatapat sa'yo. Nakakabilib ka nga eh. Pero, alam mo naman ang negosyong to. Hindi namin kaya makipagsapalaran na i-hire ka sa ngayon. Hindi naman to tungkol sa'yo. Pero para sa buong team, sinabi mo noon na ginagawa mo lang ang trabaho mo. Pero nasaktan mo siya ng husto. Hindi yun mababago. Alam ng lahat yun. Tama ba? 6 na buwan? 1 taon at 6 na buwan. Mantagal na pala. 6 na buwan lang para ron sa gumamit ng kutsilyo at 18 buwan naman para sa taong dinipensahan ng sarili. Sa totoo lang, hindi yun patas. Sinusubukan ang pasensya ko. Ayoko sa mahihinang utak, ha? O gusto mong magaya sa kanya na mahina umintindi? Buisit ka. Sandali. Baka pwede na akong umuwi ngayon. Teka, teka. Pumunta na lang tayo sa bahay niyo, ha? Makinig ka sa akin, Baliw. Hoy, bakit pa kita sinama rito kung may isipan mo lang palang umuwi? Nagkakasiyahan pa tayo at ganun ka rin. Masaya naman tayo, hindi ba? Hoy, kumanta ka naman. Unyas home? Kulang-kulang ka talagang babae ka. Hoy, akin na yan. Magubad ka.
Gawin mo na. The number you have dialed cannot be reached. Please try again later. Siya na ba? Oo. Ayos ba? Oo naman. Mas maganda siya kaysa sa'yo. Hindi kami masasamang tao. Maglalaro lang tayo. Ayos ba? May tumatawag. Sagutin mo. Tahimik lang kayo. Makinig ka sa akin. Tanungin mo kung nasan siya tapos sabihin mo nasa malapit ka lang. Sabihin mo, pupuntahan mo rin siya. Anong problema, babe? Hoy, nininervyos ka ba? Ano ka na? Buksan mo to. Hoy! Hoy! Ay, buksan mo to! The number you have dialed cannot be... Kung titingnan niyo mabuti, para masolve ang word problem na ito, kailangan muna nating magbigay ng representation ng mga value. Unang step ay ang representation ng edad ni Cindy. Mare-represent natin to gamit ang algebraic expression na let x equals edad ni Cindy at ang sumunod, let y equals edad ni Steven para makuha natin ang edad ni Steven sa kasalukuyang panahon. Wala kayong dapat ipag-alala.
Normal na sa panahon ngayon ang mga kabataang naglalayas ng ilang araw. Makikita mo, babalik din siya na parang walang nangyari. Hindi ko masyadong inaalala yun. Alam niyo naman po kung ano ang kondisyon niya. Nabanggit mo na rin lang, dahil sa kondisyon niya, hindi siya nabibilang sa regular school. Isa pa, dapat sinusundo mo siya rito. Pero sa tingin ko, masyado kang busy para gawin yun. Ano, tama ba ako? Sandali lang po. Di po ba kayo ang ate ni Unye? Ngayon, pupunta tayo sa bagong hangout natin. Wow! Napaka-cool doon. Punong-puno ng mga lalaking may naglalakihang muscles. Sis, sigurado sobrang masisihan tayo ron. Wala pa rin ba kayong balita kay Unye? Huwag kang panira ng araw, pwede ba? Huwag mo na siyang babanggitin pa. Kapag binanggit mo pa siya, puputulin ko yung dila mo. Nakakagulat ka naman. Nasaan si Unye? Ah, ikaw yung ate niya na galing sa kulungan? Wala kaming alam tungkol sa kanya, kaya umalis ka na. Ah! Aray ko! Ah! Sira ulo ka! Kailan mo si Unye? Siyang ate niya. Buisit ka! Buisit! Sige. Yemi. Kunin mo. Bilisan mo! Ito! Ang totoo, hindi talaga yun gaya ng inaakala mo. Saan? Room 403. Tara, oras na para kumita. Iwan mo siya hanga! Malay ka sa amin! Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na kung ayaw mo masaktan. Teka, sino ba kayo? Pwede ka namin ipakulong sa pag-aasa ng minor de edad. Kung ganun, nagbanyo ka para tawagan sila? Binubwisit ako ng mga batang to eh. Pwede ko kayong pagpira-pirasuhin. Ha? Sa susunod, mag-iingat ka sa pananalita mo. Pare, halika na. Hindi ako natatakot sa'yo. Tatawag kami ng polis. Oh, tatawag na ako. Polis? Polis? Ha? Ha? Lika. Lika. Lumapit ka rito. Kunin mo tong kutsilyo. Tatawag ka o magbabayad ka. Ay, shit ka! Hindi namin kasalanan. Sira uling lalaki yun. Magbabayad kami ng 10 milyon o kukunin niya si Unye. Kundi patay kami. Pagkatapos nun, binugbog niya kami at bigla na lang niya kinuha si Unye. May pasapa nga ako sa mukha. Kumusta? Magandang araw. Salamat sa pagtawag sa Happy Cash Loan Services.
Wala kaming opisina ngayon. Kaya pakiusap, mag-iwan lang ng mensahe pagkatapos ng beep. Kumusta? Magandang araw. Salamat sa pagtawag sa Happy Cash Loan Services. Wala kaming opisina ngayon. Kaya pakiusap. Police Department, anong may tutulong ko? Nawawala po ang kapatid ko. May kumidnap sa kanya kahapon pagkatapos ng klase niya. Nasa akin ang phone number niya pero hindi ko siya makontakt sa ngayon. Makinig po kayo, ito ang number. 0102. Sigurado ba kayo na hindi naglayas ang kapatid niyo? Sinabi ko na sa inyong kinidnap nga siya. Naiintindihan ko. Kaya huminahon lang po kayo. Meron ba kayong ebidensya na magpapatunay na kinidnap ang kapatid nyo? Para kapag nag-imbestiga na kami, madali na para sa aming matukoy kung kaya sino ang pamilya. Kaya nga binibigay ko sa inyo ngayon yung contact number niya. Para matulungan niyo ako at alamin niyo kung sino talagang kumidnap sa kapatid ko! Pasensya na, pero meron tayong proseso na kailangan sundin. Una, pumunta kayo sa malapit na istasyon ng polis at kailangan nyo mag-fill out ng form at mag-file ng missing report. Pagkatapos, re-reviewin nyo ng investigation department namin. Nagbibiro ka ba? Hello? Miss, nandiyan ka pa? Hello, miss? Eto pa. Kulang pa. Ayan, 15. Hindi ko inaasahan yun, ha? Saan mo naman nakuha yung batang babaeng yon? Nagpakabait ba siya? Wala ba siyang ginawa? Ano ka ba? Umiyak siya at nagmakaawa buong gabi na pakawalan ko siya. Pero siyempre, sanay na ako sa mga ganyan. Aba, dapat ikuwento mo sa akin yan, ha? Pero alam mo, masyado siyang bata, ha? Ayoko sa mga minor de edad. Magsalamin ka kaya. Nasa hustong gulang na siya. Pero bakit nga ganun? Pwede naman ang mga minor de edad, eh. Edigal din naman tong ginagawa natin. Kaya bakit ayaw mo? Ano ka ba? Hindi lahat ng babae pare-pareho. Ano ka ba? Ibalik mo na yan. Sige na. Anak ng mukhang luma na to, ah. Gumagana pa ba to? Parang hindi napuputok, eh. Saan mo ba nakuha to? Sa dating customer. Kapalit yan ang lifetime membership niya rito. Sino ba may pakialam kung gumagana pa yan? Akin na lang. Hindi pwede, pare. Huwag mo nang pag-interesan yan. Kunin mo na lang tong pera mo. Kinsi lang? Sobra-sobra na nga yan para sa halaga niya. Isa pa, mukhang kulang-kulang siya. Oh, sige na. Ayos. Kumain ka na? Gusto ko lang umuwi. Pauwiin mo na ako. Ang ate ko. Tama na. Tumigil ka na sa pag-iyak mo riyan. Trabaho lang naman ako rito. Pangako, yun lang talagang alam ko. Pinagmaneho ko siya. Minsan ko lang ginawa yun pauwi sa bahay nila. Pero yun lang yun. Pangako, yun lang ang alam ko. Binigay ko na sa'yo yung plate number Bakit niya. Bakit hindi siya sumasagot? Kahit tingnan mo pa tong illegal na opisina niya. Clone phone lang yun. Baka meron siyang private line. Ibigay mo sa akin.
Kahit alam ko, hindi ko yan pwedeng ibigay sa'yo. At kung alam ko man yun, bakit ko naman ibibigay sa'yo yun? Pangako, wala talaga ako ng private number niya. Bakit? Marami pa siyang kailangan matutunan. Buisit, hindi na yun kailangan. Oh, sige na, ibo kami yung mga hita mo, ha? Sige na, ha? Ayos lang yan, ibo ko muna mga hita mo. Good luck. Halika na. Sinabi na lumapit ka. Buisit kang babae, anong ginawa mo? Mamatay ka na! Isa siya nakakabuisit na babae at wala talaga siya sa kanyang katinuan. Ay, ibalik mo ang pera ko. Teka, huwag ka namang ganyan. Pulin mo siya. Ibalik mo ang pera ko. Pati na ang baril ko. Anak nang niloloko mo ba ako, pare? Hello? Hello? Sa opisina ko ngayon. Kung gusto mo, pwede kang pumunta ron para kunin yung pera mo. Sabihin mo na lang kung paano ko makukuha yung lintik na pera ko. Tataan lang ako saglit sa bangko, saka mo kunin yung pera mo, pambihira. 10 milyon yun. Alam ko, 10 milyon yun! Naknang, pader ba tong kausap ko? Kaya aga-aga binibuisit mo ako. Nakakasira ka ng araw, ha? Dahil... Ano? Sige, nakikinig ako. Kailangan kita makausap. Meron kasi akong ibang bagay na gustong sabihin sa'yo. Kung gusto mo ako makausap, kausapin mo na lang ako ng harap-harapan, pambihira ka. May tumatawag sa akin. Hello? Mr. Sangman, ha? Bakit? May kinidnap kang babae nung nakaraang araw na uniya ang pangalan. Nasaan siya? Andaan na ba ang pera? Anong pera? Teka nga, sino ba tong kinakausap ko? Saan mo nakuha tong number ko, ha? Hindi na importante yon. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang kapatid ko! Aha! Ate ka niya? Kapatid mo pala yung kulang-kulang na babaeng yon? Binabaan ba ako ng lintik na babaeng yun? Buisit yun, ha?
Sid. Ano bang kailangan mo sa... Nasaan ang kapatid ko? Kung ganun, ikaw pala ang kapatid niya! Tama na! Mag-drive ka! Ano bang kailangan mo sa akin? Buwisit kang babae ka! Tumahimik ka at mag-drive ka! Linti ka! Dito. Sa totoo lang, hindi ko nahawak ang kapatid mo ngayon. Papatayin mo ako sa ginagawa mo. Delikado yan, alam mo ba yun? Tatahimik na ako at magdadrive. Luwagan mo lang ito ng konti, ha? Ay, bakit ba ang tagal mong dumating? Ayos na ang lahat. Hindi mo na kailangan dumaan dito. Hoy, hello. Mr. Ha? Pinatawag nga pala ako sa inyo ni Mr. Ha. Bakit? At sino naman to? Nagtatrabaho ako sa Happy Cash Loans. Tungkol to sa pera. Pero maayos na yun. Nandiyan ba ang boss mo? O meron siyang pinuntahan? Oo, umalis siya. Anong ibig mong sabihin sa maayos na? Pakisabi sa kanyang wala na siyang dapat alalahanin tungkol sa pera. Pinalis ko na rito yung babae. Alam niya na ang ibig ko sabihin. Nasaan siya? Aba, wala ka nang pakialam sa bagay na yun. Makipag-date ka sa akin para malaban mo. Teka. Nasaan ang boss mo? Ah! Ano bang kailangan mo? Tulong! Tulungan mo ko! Ah! Ah!
problema. Ba't takot na takot ka? Siya yung ate ng babae. Saan mo dinala ang kapatid ko? Alam mo, wala na siya rito. Pasensya na, pero huli ka na. Oh, ay. Kumalma ka lang dyan, miss. Nasaan na siya ngayon? Makinig ka sa akin. Sa linya ng trabahong to, meron din naman kaming moral. Huh? Hindi ko pwedeng sabihin ang impormasyon ng kliyente at sirain ang reputasyon ko. Tigilan mo ng kalokohan mo. Sabihin mo kung nasaan na siya ngayon. Isip ka? Dapat bilantayin mo siya mabuti o kaya bayaran mo na lang ang pilambayad ko sa kanya. Malaking perang ginastos namin sa kapatid mong kulang-kulang kaya dapat bayaran mo ang utang na yon. Nakuha mo? Kinidnap siya. Wala siyang pagkakautang sa'yo. Yan siguro ang akala mo. Ibinenta ko lang kung anong nabili ng pera ko para mabawi ko kung anong nagastos ko. Isip kang babae ka! Kanya. Dali. Bilis. Tinanong ko siya kung sinong pwede niyang tawagan. Walang sumasagot nun, kaya may tinawagan siyang iba. Sa pagkakatanda ko, Lucky Supermarket. Oh, tama. Lucky Supermarket. Yun lang ang nalalaman ko. Sa tingin ko, matandang lalaki ang sumagot ng telepono. Pero pagkatapos, binatang lalaki ang kumuha sa kanya na nakasuit. Kailan yan? Kani-kanina lang yun. Siguro, isang oras pa lang ang nakalipas. Narinig mo? Sige na, pakiusap. Pakaulam mo na ako. Sabi ng, pakaulam mo na ako! Tinawagan ko. Iuuwi mo na ako sa amin, tama ba? Malalaman mo rin. Matulog ka muna. Malayo-layo pa tayo. Heto. Lucky Supermarket, 051-979-2121. Ikaw bang kumuha sa kapatid kong si Unye? Hello?
ba siya? Sino yun? Grabe naman mangharang yung lalaking yan. Manong! Dumiretso na po kayo! Sige na, Manong! Umalis na po tayo! Pakiusap! Sige na, umalis na po tayo, Manong! Ano ba yun? Pasensya na. Tayo na. Ay, diferensya yun. Takot yung bata sa kanya, oh. Ano niya ba yan? Pakiusap! Talungan niyo po ako! Maawa na po! Ay, sinaktan mo ba yung bata? Talungan niyo po ako! Bakit iyak na iyak siya? May sakit siya sa pag-iisip. Talungan! Maawa na lang! Kapatid ko. Sa kotse tayo mag-usap. Nadalhin mo lang ako rin sa masamang lalaki! Mister, gagawin kong kahit na anong gusto mo pakiusap. Dali mo na ako sa ate ko. Pakiusap ako, walan mo na ako. Pakiusap, gusto ko na makita. Service station ako. Ano yung ingay na naririnig ko? Wala. Huwag mo nang intindihin. Baka abutin pa ako ng isang oras. Saan ko siya dadalhin? Una, dalhin mo siya sa construction site. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng maraming tao. Nagkasama-sama tayo muli sa ganitong pagtitipon. Kung doon na lang tayo magdedesisyon. Saka na lang ulit tayo mag-usap. Sige pa. Ngayon, pakinggan natin ang talumpati ng ating head pastor na si Pastor Cho. Magandang araw. Ako nga pala si Pastor Cho. Una sa lahat, gusto ko munang pasalamatan si Congressman Park. At ako'y natutuwa na nandito siya ngayon. Sasabihan nito, lahat ng ginawa mo sa akin, mananatili akong tahimik hanggat nabubuhay ako. Pangako, may isang salita ako. Kaya pakawalan mo na ako ngayon. Alam mo na kung nasaan ang kapatid mo, bisit na buhay naman to. Sa totoo lang, kasalanan talaga to ng kapatid mo. Siya ang unang nanloko sa akin. Kasama niya, mga kaibigan niya noon. Maniwala ka naman sa akin. Sana tumawag. Nagtago ko na lang sana.
Wala naman akong ibang kakilala. Ang ate mo? Yung ate ko. Wala naman siyang cellphone ngayon. Salamat sa pagpunta. Cheers. I-celebrate natin ang araw na to. Alam mo namang nagsimula ako sa maruming laban, di ba? Salamat sa karanasang iyo. Dahil dun, alam ko ang kilos ng mga tao sa paligid ko. Maniwala ka. At hangal ka. Dahil hindi mo ginawa ang trabaho mo. Ngayon, tignan mong ginawa mo. Hindi mo alam ang gulong dinulot nito. Sinasabi mo sa akin na hinahanap mo siya sa buong bansa pero hindi mo siya nakita, ganun ba? Bakit bigla na lang siyang lumitaw? Hinahanap mo ba siya? O itinago mo siya? Dalhin mo muna ang kapatid niya. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Basta, ang importante, mahuli mo siya. Dalhin mo siya rito. At pagpipira-pirasuhin ko siya. Pakiusap. Hindi mo ba ako pwede pakawalan na lang? Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat75. Sabihin mo, number niyo to, di ba? Oo. Tumawag ang kapatid ko rito kagabi at may kumidnap sa kanya. Ikaw ba yon? Kagabi ba ka mo? Anong ibig mong sabihin? Kilala mo ba si Unye Park? Nakatira lang siya sa malapit. Unye Park? Honey, may natanggap ka bang tawag kagabi? Tawag? Tanda mo ba yung batang si Unye? Siya yung mabait na batang madalas dumaan dito ng mga nakaraang taon. Isang araw bigla siyang nawala at hindi natin alam kung bakit. Tapos napatawag raw siya rito sa atin kagabi. Kagabi? Pero bakit naman? Nandito ang kapatid niya. Ah, ikaw ba? Alam ko na kung bakit. Ha? Ang kapal din ang mukha mo ah. Yung kulang-kulang na batang yun ang unang may gusto nun. Ngayon naman gusto mong kumita ng pera ng dahil lang dun. Hindi ka na nahiya sa sarili mo, ha? Wala akong ibibigay ni isang kusing sa'yo! Wala akong ginawang mali! Ano sinasabi mo? Sige lang, ayos lang. Tumingin ka lang. Kunin mo lang kung anong gusto mo. Halika, napakagandang bata. Oh, sige na, sige na. Hindi ko talaga alam kung nasa siya!
siya ng pera mula sa akin. Akala ko kasi kayong dalawa. Sinusubukan niyo ko i-blackmail. Pagkatapos, saka ko naman, tinawagan yung photo studio. Yun lang, wala nang iba. Sandali! Humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Pero ang nangyari ay nangyari na. Patawarin mo rin ako. Sariwa, bago pa sila mahinog, patay na ako nun. Uy, makinig ka. Kilala mo ba yung batang babaeng kulang-kulang ang pag-iisip? Oh, alam mo ba, nung isang araw, nadali ko siya. Pupwede siya. Hilig ko talaga magbiro. Seryoso, hindi ako nagbibiro. Ha? Magugustuhan mo rin siya. Eh, di subukan mo. Ha? Isa, dalawa, tatlo! Yan, ganyan nga, smile lang kayo! Ngayon naman, pagbilang ng tatlo, jump shot! Isa, dalawa, tatlo, talon! Jump! Hey! Lapit naman dito! Okay! Lapit pa! Smile lang! Perfect! Balikan nyo in 2 hours! Sana magandang kalabasan ng pictures natin. Maganda yan. Napakasaya nun. Song, anong kailangan? Oh, Diyos ko! Kahit Photoshop, hindi kayang alisin yan. Hmm? Ba't di ka dumiretso sa doktor? Para nagamot ka agad? Pwede naman kitang kunan eh. Remembrance mo, di ba? Ano ba kasi yun? Tanda mo ba ang babaeng to? Pang school ID photo yan ng babae. Paano ko naman sila maaalala ang lahat? Nagbuwisan! Mahuwa ka sa akin! O, isa pa! Magaling ang ginagawa mo. Ayos lang yan. Basta relax. O, ayusin lang natin ang ulo mo. Tingin ka lang sa camera, okay? Sa camera lang. Magaling. At ngayon naman, ito. Buksan natin to, okay? Mas lalo kang magandang tingnan kapag nakabukas to, okay? Huwag ka malikot! Sandali lang naman to! Hindi ko talaga alam kung nasa siya. Makinig ka. Ang tinawagan ko lang naman si Jang Suko na may-ari ng repair shop. Yun lang, wala nang iba. Kamusta? Oy, kamusta? Ayos lang naman ako. Mukhang ayos ang kwentuhan niyo. Kilala mo ba yung babaeng nakatira lang dito malapit sa lugar natin? Yung kulang-kulang? Oo, syempre naman. Bakit? Ito si Tatang. Nadali raw niya. Napakasarap nun. Talaga? Aba, kwento mo rin sa akin yan. Hoy, eto. Kunin mo itong pera. Ayan, biniyaran kita para rito. Kaya wala ka nang reklamo sa akin, ha? Huwag kang malikot! Sandali lang ito! Gusto mo na kung makakalindi ka? Dito ba si Mr. Oh? Sino yun? Si Jang Suk Oh.
Si Jangsuk o ba? Alam mo, hindi niya inaasahan na may darating na isang magandang babaeng tulad mo. Ako nga pala, si Jangsuk o. Ano bang... Umamin ka. Tinawagan ka ba ng photographer? Magbabayad ako. Sige na, babayaran kita. Nasaan ang kapatid ko? Paano ko malalaman? Tumawag ako. Tinawagan ko siya. Ang sakit, ang sakit. Nasasaktan ako. Pakiusap tama na. Sinong tinawagan mo? Kilala mo yun? Eh, siya si Congressman Frank. Maniwala ka sana sa akin. Yung alipuras niya na lagi nakasunod sa kanya, kumuha sa kapatid mo. Sino to? Manong? Pakiusap? Hello, ito bang guardian ni Unie? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung nasa iyo ang pera, kunin mo siya bukas. Ay, buisit ka! May tumawag sa akin babae kani-kanina lang. Hinihingan niya ako ng pera para tubusin yung batang babae. Talaga? Nasaan siya ngayon? Tatanungin ko siya. Tatawagan uli kita. Saan ka galing, Unie? Hmm? Saan? Saan ka nang galing? Unie, anong problema mo? Ha?
Tinatanong lang naman kita kung saan ka nang galing. Ha? Sumagot ka. Sabihin mo sa akin. Mamaya tawagan mo ko para sa assignment natin, ha? Sabihin mo, nasa iyo ba ang kapatid ko? Nasaan ka? Bakit? Ano bang kailangan mo sa isang inosenteng tulad niya? Oo nga pala, nagtatrabaho ka lang para sa kanya. Siguro naman kahit papaano alam mo kung nasaan siya ngayon. Nakikinig ako. Ipaghihiganti ko ang kapatid ko at papatayin ko siya. Sinasabi mo ba sa akin na hinahanap mo siya? Bakit bigla na lang siyang lumitaw? Hinanap mo ba siya o itinago mo siya? Basta ang importante, mahuli mo siya. Dalhin mo siya rito. At pagpipira-pirasuhin ko siya. At wala ka rin kawala ngayon. Sa Cheongsan Garden, malapit sa Sudong Valley. Pero hindi ko alam kung anong kaya mong gawin. Bantayan mong mabuti ang kapatid ko. Papunta na ako riyan.
Medyo pagod na rin ako. Mag-enjoy na muna kayo riyan. Pahinga kayo! Pahinga kayo, sir! Oh, sandali lang, miss. Sino ka? Hoy! Teka! Teka nga! Nasisiraan ka na ba? Nasaan ang kapatid ko? Sino ka ba? Ah, naaalala ko na. Ikaw yung baliw na babae na tinusok ang mata ko. Kapag binaril mo ako sa ulo ko, may mangyayari sa kapatid mo. Ah, namiss ko rin ang batang yun. Nasaan siya? Baliw ka na ba? Nasaan siya? Sa'yo yung med. I-inject mo lahat yun sa kanya.
Ano? Sabi ko, i-inject mo lahat ng mess sa kanya! Lahat yun! Pero... baka ikamatay niya yun. Yun nga ang gusto kong mangyari, Bugo! Pagkatapos nun, tipunin mo mga tauhan natin. Papatayin ko sila. Nasaan ba kayo ngayon? Kaya niyo ba magpunta doon sa Changel Warehouse parking lot? Magpapadala ako ng mga tauhan natin doon. O, sige. Bilis-bilisan mo lang. Sigurado ka ba? Sigurado saan? Saan tayo pupunta? Bahay niyo. Sinabi mo sa kanya ang sinabi ko. Buisit ka. Mananatili sa kalye ang asong ligaw. Thank you.
si Boss. Tapos na kayo? Opo, sir. Bakit ang tagal niya? Siya na yata yan. Masisiraan na ba siya? Ayun na siya! Iwan nyo na ako.
tayo sa picnic. Uy, pupunta tayo sa magandang lugar na pwede tayong mamuhay. Pero saan yun? Tignan natin. Basta sa isang malayong lugar. Malayo sa masasama. Pero wala naman akong ginawang masama, oh. Siyempre naman. Wala ka naman talagang ginawang masama, eh. Dahil... Dahil... Bakit ka umiiyak? Hindi, ah. Hindi ako umiiyak. Wala naman akong ginawang anumang mali, eh. Ipinapangako ko, Unye. Hindi ako makapapayag na may anumang masamang mangyari sa'yo. Maliwanag? Maliwanag?